At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto, discussion muna tayo para dun sa natapos na chapter 1063. At isunod nga natin dyan naman yung possible na scenario ulit na pwede natin makita dun naman sa chapter 1064. So ayan, ay bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po, at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. So dito na nga natin yung simulan kay Kuma. So nung sa nakalipas ay ipinakita nga sa atin ni Oda ng konting-konti lang itong nakalipas ni Kuma. At dito nga ay makikita natin na medyo kakaiba itong suit o itong outfit ni Kuma. Dahil dito, ang suit niya nga ay isang coat. So usually, itong coat na suit ni Kuma, ang may suit lang niyan dito sa mundo ng One Piece ay it's either nagtatrabaho ka ng patago o secret, o hindi naman kaya ikaw ay isang scientist. So dito, itong suit nga dyan ni Kuma ay talagang kapansin-pansin. At sa tingin ko nga dyan ay parang katulad dyan neto ng costume o ng outfit neto ni Caesar. So syempre hindi yung may ganito may usok-usok effect, pero yung suit nga dito ni Kuma ay parang katulad nung sa mga scientist. So kaya baka lang naman itong si Kuma dati ay isang scientist yan. At maliban pa dyan, sa tingin ko itong si Kuma ay nagtrabaho yan eh dun sa may Egghead Island. At dun sa may Egghead Island ay dito niya nakatrabaho itong si Dr. Vegapunk naman. At so now ganito, dahil sinasabi ko nga na itong si Kuma at saka itong si Dr. Vegapunk ay possible na pwedeng nagkatrabaho eh itong dalawa na to, dahil nga pare silang scientist. Kaya ang pwedeng nangyari dito, yung possible, itong si Kuma nag-volunteer siya, in-offer niya itong sarili niya kay Dr. Vegapunk para nga magpasailalim dun sa project na kung tawagin na itong pacifista. So ibig sabihin ay hindi tinrap o hindi kinapture ni Dr. Vegapunk itong si Kuma para nga gawing subject dun sa pacifista, kundi itong si Kuma mismo yung nag-offer ng sarili niya para sa project nga na pacifista nito ni Dr. Vegapunk. O siguro kung hindi man project yan ni Dr. Vegapunk, baka parehas yan na project nito ni Kuma at saka ni Dr. Vegapunk. So yan lang naman yung sa tingin ko na possible na pwede nangyari dito sa pagitan ni Kuma at saka nga ni Dr. Vegapunk, at saka kung bakit nga naging ganito yung nangyari kay Kuma. Tapos dito yung kay Jewelry Bony naman ay sa tingin ko yan nga rin yung dahilan kung bakit merong alaala o may memories itong si Bony pagdating dyan sa may Egghead Island. Kasi nga baka minsan na nga rin dyan na nagtrabaho itong si Kuma bilang scientist. So meaning habang nagtatrabaho itong si Kuma dyan sa may Egghead Island ay kasakasama niya nga dyan itong si Jewelry Bony nung bata pa siya. So dito makikita nyo nga na para naglalaro pa itong dalawa, si Kuma at saka nga itong si Jewelry Bony. At yun pa, naalala ko lang din ay baka nga itong si Kuma hindi niya na sinabi dito kay Jewelry Bony yung patungkol dito sa pag-o-offer niya ng sarili niya kay Dr. Vegapunk para nga sumiilalim siya doon sa project ng pacifista. So kaya walang idea itong si Bony kung ano talaga yung nangyari dito kay Kuma. At ang sa isip lang nito ni Jewelry Bony ay kinapture yan nito ni Dr. Vegapunk at ginawa ngang ganito, ginawang robot, ginawang weapon, ganyan. At so pagkatapos dito sa identity ni Kuma ay balik naman tayo dito ngayon sa laban ni Law at saka nga ni Blackbeard. So dito naman, nung nakaraan ay sinabi nga nito ni Law kay Blackbeard na winner takes all. So meaning, etong si Blackbeard ay merong isang hawak yan na road pony glyph. So isa pa lang yung sa tingin ko na pagmamayari nito ni Blackbeard na road pony glyph. Kasi nga hinahabol niya pa eh etong si Law para nga kunin yung road pony glyph ni Kaido. At sa tingin ko dito, eventually ay makukuha rin ito ni Blackbeard yung sa may road pony glyph naman ni Big Mom. Bakit? Kasi nga, 'di ba, etong si Kuzan nandoon ngayon sa may teritoryo ngayon ni Big Mom para nga i-invade yun. So sa tingin ko ay kukunin nga dyan ni Kuzan etong road pony glyph ni Big Mom. At maliban pa nga dyan, ay 'di ba nga kinuha rin nila etong si Pudding naman. So kaya nga medyo kagulo rin eh dun sa may side ni Big Mom, kasi nga ini-invade na sila nito ni Kuzan tapos kinidnap pa nga etong si Pudding. So lahat ng to ay ginagawa nga nila Blackbeard para nga sa pag-advance
chance na sa paghahanap o sa pagkuha ng One Piece treasure. At panagkataon na itong si Blackbeard makuha na nga yung road pony grip na ito ni Kaido kay Law, ay wala na, advantage na yan dito kay Blackbeard para nga mauna dun sa paghahanap ng One Piece treasure na yan. So kaya nga pagdating dito sa darating na chapter 1064 ay marami nagsasabi na oo, may hirapan talaga itong silo sa paikipaglaban dyan kala Blackbeard. Pero ganun pa man rin ay hindi matatalo itong silo dahil merong nga robilan darating dyan at tutulungan itong silo sa paikipaglaban dyan kay Blackbeard. At ang tutulong kay Law dito ay walang iba kundi etong si Shanks na nga. So reminder lang guys ha, yung sa pagdating dito ay mga prediction na lang to. Ito yung mga kumakalat dyan sa internet na sinasabi nila na possible na pwede mangyari nga sa darating na chapter 1064. At ito, yung isa sa mga kumakalat ay si Shanks nga raw yung darating para tulungan etong sila sa paikipaglaban dyan kay Blackbeard. So parang sa katulad ng ginawa nito ni Shanks doon nga sa may side ni Luffy, di ba pumunta nga rin etong si Shanks doon para nga tulungan etong sila Luffy doon naman kay Aramaki. So same thing yung mangyayari dito sa side ni Long. Pero kung ako yung tatanungin ay medyo hindi ako papabor o maglilin dito nga sa prediction na to na si Shanks yung darating para nga tulungan etong sila sa paikipaglaban kay Blackbeard. So possible na talagang may tumulong dito kay Law sa paikipaglaban kay Blackbeard pero hindi etong si Shanks. At ang naisip ko na possible na pwedeng dumating dyan para nga tulungan etong si Law ay walang iba kundi eto namang si ex-Drake natin. So kung matatandaan ninyo ay di ba nga biglang naglahong parang bula etong si ex-Drake doon nga sa bansa ng Wano at hindi na siya maka-contact nung ibang sword members pa. So kaya sa tingin ko baka lang naman to magkasama etong si Law at saka nga etong si Drake. So bakit magkasama etong dalawa? So balikan natin etong eksena na to. So eto tanda naman natin na eto yung time na tinulungan nga ni Drake etong si Law para nga makatakas dito sa kulungan. Doon yan sa time nga nung sa may Wano. So dito ay inoferan nga ni Drake etong si Law na sumali doon sa grupo niya. So yung grupo na yon sa tingin ko yun na yung sword na organization o sword group neto ni Drake. At etong si Law, di ba yung sagot na nga dyan ay sasali nga siya dyan sa grupo nito ni Drake. So kaya nga sa tingin ko pagdating dito sa laban ni Law at saka ni Blackbeard ay darating etong si Drake para nga tulungan etong si Law sa paikipaglaban. At nang sa ganun ay makaligtas nga etong si Law dyan sa ambush ni Blackbeard, lalong lalo na may kasama pa naman etong si Blackbeard. So ako sa tingin ko talaga hindi makakaligtas eh, may hirapan etong si Law dyan nga laban kala Blackbeard kasi yung crew ni Law wala naman siyang aasahan dyan eh kasi alam naman natin si Law lang mag-isa yung panlaban dyan. So yung nangyayari dito, apat laban dito kay Law mag-isa lang. So kaya kung walang darating na tulong para dito kay Law ay sa tingin ko talagang matatalo etong si Law laban dyan sa grupo na ito ni Blackbeard. Pero yun nga guys, reminder lang na yung pagdating dito ay prediction lang to, pwedeng hindi dumating etong si Drake o di naman kaya baka may ibang grupo na dumating dito para nga tulungan etong si Law. At so pagkatapos nyan is yan guys, so hanggang dito lang etong video natin na to. At so ayan ay maraming salamat nga guys sa panonood dito sa One Piece natin. At yun pala guys ay pa-subscribe naman etong si second channel natin dahil may sisimulan nga ako na manga series dun. So sinimulan ko dun eh etong si Bleach na Thousand Year Blood War. So itutuloy-tuloy na natin yan at may dadagdag pa ako na isa. So yan lang guys ulit ay maraming salamat. So lagi mag-ingat, God bless yun lahat at kita-kits tayo ulit.